September 20, lahat po ito, no? So nagkakaroon lang po ng cleats ng tinatawag natin sa signal. September 17, 2021, kinukontinue ko po ang ating broadcast na pinagpatuloy po natin dahil sa tinatawag nating plataforma. Ang pagdududa sa kapwa ay siyang dapat natin bigyan ng halaga sa panahon na ito. Dahil kung meron tayong pagdududa sa ating mga puso, mahirap po natin masolusyunan ang ating mga problema sa buhay. Kanina, we are talking about kung bakit natin naitanalaga ang ating deklarasyon kahapon. Marami ang nagtatanong kung paano na-install ang ating Bongbong Marcos. Sinabi ko nga sa inyo, bago po tayo gumagawa ng hakbang, meron pong konseho na nag-aayos para gawin ito. Una't-una, nandoon ang Diyos Ama. Kaya walang silusan po dito. Wala po itong politika dito. Wala po itong may dumidikta dito. Kundi ang Diyos Ama ang siyang sinusunod sa misyon na ito. Alam ninyo, si Queen nagsusumikap para ayusin ang buong mundo. Ang kintal currency na iyan, kabilin-bilinan po iyan ni Apolacay. Dahil alam niya darating tayo, marami pong code na iniwan sa akin. Ang Black Fatima na iyan, na siyam na 9 at siyam na 0, ito po ang dahilan na katayo ang Federal Republic of Lupasug. At iyan ay may tatak na galing pa mismo sa China. Ang suporta, ang aliado, ay umpisa na po iyan. Marami na po tayong kaaliado sa iba't ibang bansa. Humayo na po ang ating kapatid na si Prince Kuya Claro Nagy. Kaya nga sinabi ko noon pa, idiretso ninyo ang pag-ayos ng mga ambassadors natin sa iba't ibang bansa. Ito na po. Ito na. Kailangan natin gamitin ang mga tao natin na merong puso at malasakit sa bawat sambayan ng Maharlika. Pasensya na po, hindi ko ginagamit ngayon ang Pilipinas. Dahil kailangan kong baguhin ang imahin ng bawat isa. Alam niyo ba, tuwing ako'y nagta-travel sa iba't ibang bansa, naaawa ako pag nakita nila Pilipinas passport. Ang tingin ng bawat official ng immigration sa entrance pa lang, nanliliit sila dahil nakita nila pag sinabing Pilipino sa iba't ibang bansa, naka-branded ang tinatawag na korupsyon. Naka-branded ang tinatawag nating terorista, lalo na pag nalaman nila galing sa Southern Philippines at ang relihiyon na kalagay ay Islam. Nakakalungkot po iyan. Kaya nga lumalantad si Queen para ibigay sa inyo ang pantay-pantay na trato, na treatment na kailangan natin. Pero ang treatment na iyan, ang trato na iyan, ay dapat nag-uumpisa sa bawat isa sa atin bago natin ibahagi sa iba't ibang mga kapatid natin
sa iba't ibang dako dito sa Lupasog, sa Mindanao, sa Palawan, sa buong mundo. Marami akong binibitbit, ika nga. Pero kailangan natin luwagan. Kumbaga, we have to expand our patience, our perseverance. Dahil 12 years, alam ko kung gaano kahirap mamuhay sa misyon na ito na wala kang sapat na budget para ayusin ang bawat problema na dumadating sa aking opisina. Ngayon, marami nang nag-signify. Marami na ang mga nagbibigay ng tulong na para maging developer ni Queen sa bawat teritoryo na kailangan ng bigyan ng halaga, ang mga komunidad na kailangan ng bigyan ng lighting, ng electricity, ng water system, ng tinatawag nating pabahay ng housing. Naka-spot na po iyan. At maraming salamat diyan sa ating mga kapatid na talagang nagbubuo-buo na sila. Kasi dito, kung sino ang siyang merong kakayahan mamuno sa kanyang teritoryo, iyan ang ating inaayos sa ngayon. Si Sultan Kelly, since 2010, iniipon niya ang pamilya. Iniipon niya ang komunidad. Kaya nga sana nakalipat na siya sa Tugal, Sultan Sabarungis, na inangkin ng mga claimants dahil sila ang may karapatan. Hindi po, hawak ko po ang papeles na ibinalik na po sa atin ang sovereign niya. Kaya nga ang Amerika ang siyang gumagabay para maimplementa ang Peace and Prosperity Program ni King and Queen at kasama na kayo na nakikibaka sa kabundukan at sa kapatagan at lalo na sa ating mga pamilya. Liderato sa liderato. Pagod din kayo, pagod din si Queen. Pero sana maintindihan ninyo. Tama na kung ano man yung mga tinatagong kasinungalingan. Dahil mabubunyag at mabubunyag iyan. Alalahanin ninyo, hindi lamang isa o dalawa ang kinukonsulta sa development na ito. Ang sikreto ng pamamahala ay nakaugat sa tiwala, sa respeto. Kung hindi kayo marunong rumispeto sa katabi ninyo, walang saysay ang sinasabi ninyo na kayo ay isang alagad ng Diyos Ama. Ang Allah nandiyan sa atin. Kaya nga tayo binibigyan ng lakas ng loob para ayusin ang ating Lupasog. Marami ang dapat ayusin. Sana sa araw na ito, may napulot kayo muli na isang mensahe galing sa Diyos Ama. Ang pagpapatawad dapat natin ibigay, ang pag-intindi nandiyan din. Pero may panahon na kailangan sugpuan din ang kanilang kasinungalingan. Dito, sa bawat minuto ng broadcast ni Queen, malaman, manamnam,
Kaya nga, wala akong salita na hindi galing sa aking isipan na siyang binibigay na liwanag ng ating Diyos Ama. Ipagpatuloy ninyo lahat kayong mga nabigyan ng otoridad. Ipagpatuloy ninyo na hindi tayo mahuhulog sa bangin. Maraming beses na po kayo na dapat nagtagumpay, subalit nang dahil sa ibang tao na nagsasabi na sila ang masunod at hindi yung programa. Kaya tingnan ninyo mabuti kung saan kayo napunta, dahil naliligaw kayo. Napunta kayo sa iba't ibang grupo, subalit yung grupo na pinupuntahan ninyo ay pumupunta rin kay Queen Helen dahil sa pundo na inilikom ng ating mga lolo para sa panahon ng ating pamumuno sa ngayon. Masakit minsan dahil sa sobra nilang blocking sa akin. Pagdating doon sa dulo, ang inahanap pa rin ng lahat ng bangko, ng lahat ng financial institution ay ang iniwang tagapag-sign sa testamento. Diba masakit? Pero okay pa rin. Tuluyan nyo lang saktan kasi mas lalong tumitibay ang paniniwala at pagkapit natin sa Allah. Kaya pinakikiusapan ko lahat, kayong nakikinig, kayong nakakaunawa, nakakaintindi. Malapit na po, malapit nang mababago ang daigdig na ito, ang lupasog na ito, dahil naramdaman nyo na wala na kayong mahugot sa bangko. Marami na pong bangko nagsa-shutdown. Marami na pong nagko-close down. Kasi ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na sila ay kailangan ng yumuko sa sistemang ginawa ng hari at reyna ng ating mga lolo na nag-aayos sa mga buong mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa nakikinig. At hiling ko po ipagdasal niyo rin si Queen na lalong maging matibay at walang sakit na maramdaman para marinig niyo palagi ang boses ng liwanag, ang boses na nagbibigay ng katotohanan, ng kapayapaan na tunay at pagbabago na tunay na siyang iginawad ng Diyos Ama ng Allah sa